Sa storya pong ito ay makakasama ko si Kababalaghan Stories. Isa po siya sa mga bagong channel dito sa horror community po natin. Sana po ay masuportahan niyo siya at makapag-subscribe po kayo. Maraming salamat po at sana magustuhan niyo po ang storya. Mahal, mauuna na ako. Baka maliit pa ako eh. Mabuti ng maaga. Mahirap na at baka matraffic pa ako. O sige, mahal. Mag-iingat ka ha. Galingan mo. Sigurado ako na matatanggap ka dyan sa a-applyan mo. I love you. Hehe. Sana nga, mahal. Pagdasal mo lang ako ha. Teka, pakis mo na nga sa baby natin. Mahal, gusto mo papuntahin ko muna dito si Aling Marites. Para naman habang wala ako, eh may makakasama ka. Mahirap na. Para kung sakaling may mangyari, at least may kasama ka. Mahal naman, huwag kang overreacting dyan. Dalawang buwan pa bagong kabuanan ko. Walang mangyayaring masama sa akin, huwag kang mag-alala. Ang isipin mo yung interview mo. Umalis na ng bahay si Gustavo. Iniwan niya ang kanyang may bahay na si Laida, na 7 buwan nang nagdadalang tao sa panganay nilang anak. Patungo siya sa a-apply niyang trabaho sa Maynila. Kamakailan lang kasi ay nagsara na ang pinapasukan niyang mall sa bandang Ermita. Luma na kasi ito at hindi na nakakasabay sa mga modernong mall na nagsusulputan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya ayun, nagsara ito at kabilang siya sa napakaraming nawala ng mga trabaho. Sumakto pa sa nilalapit na panganganak ng kanyang asawa. Buti na lang, agad siyang nakahanap ng ma-applyan. Tinawagan siya ng matalik na kaibigang si Jacob. Nerekomenda siya ng isang matalik na kaibigan sa isang matandang mayaman na negosyante. Ang sabi, kailangan daw ng negosyanteng yon ng bagong bodyguard. Siya naman, gawa nga ng kailangan-kailangan niya ng trabaho, pinatos niya ito. Isang malaking mansyon ang napuntahan niya. Ito yung address na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Nagtataasan ang mga bakod na semento. Sa isip-isip niya, para bang may tinatago sa loob ang may-ari. Dahan-dahan niyang pinindot ang doorbell. Ilang sandali ay may nagbukas sa malaking bakal na pinto. Oh, magandang umaga po. Ako po si Gustavo. Ako po yung pinapunta ni Jacob. Nag-a-apply po ako bilang bodyguard po. Ah, sige. Maghintay ka dyan. Babalikan kita. Yun lang ang tinugon ng lalaking nagbukas ng pinto sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik rin ito. Pumasok ka na. Hinihintay ka na ni boss sa loob. Bago tuloy ang papasukin si Gustavo sa malaking mansyon, kinapkapan siya ng ilang ulit ng mga lalaking naroroon. Wala naman siyang magawa dahil napakalaki ng mga katawan ng mga ito. At isa pa, naisip niya rin na marahil ay napaka-importanting tao yung boss nila, kaya nag-iingat lang talaga sila. Sa totoo lang ay iba ang pakiramdam ni Gustavo noong mga sandaling yun. Nakaramdam siyang parang may mali sa paligid. Napansin niya ang mga kalalakiang abala sa kabubuhat ng mga karton na kung anong laman ay hindi niya alam. Pansin niya rin ang mga naksukbit na 45 sa mga pantalon ng mga lalaki sa paligid. Alam niyang may mali sa lugar na yon. Ngunit hindi niya na magawang umatras pa dahil maaaring paghinalaan siya ng mga ito at baka hindi na siya tuluyang makalabas pa. Diyos ko po, naghahanap lang naman po ako ng matinong trabaho. Huwag niyo naman pong hayaang may mangyaring masama sa akin. May pamilya pa po akong naghihintay sa akin. Bulong niya sa sarili. Nagpatay mali siya na lang si Gustavo sa napansin at nakita niya sa loob ng lugar na yon at tinungo yung opisina ng boss na applyan niya. Nung narating niya na ang nasabing opisina, medyo nanginginig pa siya. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili niya. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Medyo mataba na maskulado ang pangangatawan. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita niya sa lamesa nito
ang patong-patong ng mga pera at ilang mga dekalibreng baril. Hindi niya alam kung aatras ba siya o papasok sa loob. Napako ang mga paa niya. Oh, ikaw na ba yan? Gustavo, tama ba? Halika dito! Natauhan si Gustavo ng mga sandaling yun. Bigla kasing nagsalita yung matandang lalaki na yun na marahil ay ang boss nga. Dahang-dahang umupo si Gustavo sa harapan ng lamesa. Nasa harapan niya ang limpak-limpak na salapi at mga dekalibreng armas. Nanginginig niya kinuha ang biodata na dala at iniabot ito sa matanda. Oh, good morning po sir. Bali, ako po si Gustavo Pascual. Ako po yung pinadala ni Jacob. Kilala na kita, Gustavo. Ang asawa mo ay si Lyda, tama ba? Na 7 buwan ang nagdadalang tao? Ang mga magulang mo ay si Redentor at Susana. 10 taon na silang patay. Marami pang sinabi ang matandang yon na impormasyon patungkol kay Gustavo. Sandali, paano niyo po ba nalaban ang mga yon? Miski ang mga impormasyon na yon ay hindi ko pa nasabi kay Jacob. Tatapatin na kita, anak. Patay na si Jacob. Patay na ang kaibigan mo. Binawian siya ng buhay 2 araw na ang nakakaraan. Malaking parte siya ng pag-unlad ng negosyo ko. Bukod dun, itinuturing ko na rin siyang sarili kong anak. Pangalan mo ang huli niyang binigkas na gusto niyang pumalit sa posisyon niya dito sa samahan. Kaya inalam ko ang lahat ng patungkol sa'yo at hindi na ako nagtaka kung bakit ikaw nga ang gusto ni Jacob na ipalit sa posisyon niya. Hindi nakapagsalita si Gustavo sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin sa matanda. Kung nagtataka ka kung paano kanya natawagan, ginamit niya ang natitira niyang lakas, maiparinig lang sa'yo na normal siya at wala siyang iniinda na sakit. Pero sa totoo lang, ay naghihingalo na siya nun. Ikaw ang gusto niyang pumalit sa posisyon niya. Pagkatapos kanyang tawagan, 1 oras ang nakalipas, nawalan na siya ng hininga. Matapos nun, may inabot yung matandang yon kay Gustavo. 1 bag na naglalaman ng napakaraming pera at 1 45 baril. Heto Gustavo, paunang bayad kung tatanggapin mo ang posisyon na inilaan sa iyo ng kaibigan mo. Sandali lang ho sir. Mawalang galang na po. Pero nais ko lamang po ay magkaroon ng malinis at marangal na trabaho. Alam kong malaking halaga po ito. Ngunit hindi ko po maaatim na ang perang gagamitin ko upang ipangkain sa pamilya ko ay galing sa masama. Alam ko pong may mali at illegal dito sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na po. Pero hindi po. Kagaya ng inaasahan ko, marangal kang ang tao. Magkaibigan nga kayo ni Jacob. Iisa kayo ng sinabi noong unang beses ko siyang inalok na sumali sa grupo. Naiintindihan ko, Gustavo. Hinahangaan kita sa pagiging marangal. Ngunit hindi ko pa rin binabawi ang posisyon na nilaan sa iyo ng kaibigan mo. Anumang oras ay pwede kang bumalik dito sa akin. Pag-isipan mo ng mabuti, anak. Matapos nun, mabilis ang umalis si Gustavo. Mabilis niyang tinungo ang labasan. Ni isa sa mga lalaki sa labas ay walang pumigil sa kanya. Ano sa tingin niyo? Hindi porket mahirap lang ako ay kahagatin ko na ang alok niyang pera. Alam kong illegal yung ginagawa nila doon. Hindi ako tanga. Pasensya na ako. Tatablihin kita ngayon, kaibigan ko. Ayokong gumawa ng masama. Mabilis siyang naglakad patungo sa sakayan ng jeep pa uwi sa kanila. Hapon na pala ng mga sandaling yun. Medyo kumalam na ang kanyang sikmura at saktong minadaanan siyang fishbowlan at sa malamig sa may kanto. Doon niya ibinuhos ang nervyos at galit na naramdaman niya kanina. Naparami siya ng tuhog at nakailang refill sa buko pandan at buko juice. Manong, magkano po ang akin? 40 lang iho. Libre ko na sa iyong 2 baso ng palamig. Nako, hindi ko po tatanggihan ng libre niyo, manong. Hirap humanap ng trabaho ngayon. Maraming salamat po. Walang problema, iho. Kahit paano, sa simpleng fishbowl at palamig, ay nalimutan niya ni Gustavo ang nangyari kanina lang
sumakay siya sa jeep pauwi sa kanila. Doon niya naaalala yung asawa niya. Mabilis niyang dinukot ang cellphone niya. Nagtaka siya. 7 missed calls at 6 na messages ang kakapasok lang. At lahat lang yun ay nagmula kay Lyda. Nakasilent kasi ang cellphone niya, kaya hindi niya ito napansin. At isama mo pa yung naganap dun sa pag-alok ng trabaho sa kanya nung matandang yun. Bihira lang mangyari yun. Kung mag-text lang ang asawa niya, ay kadalasan isa o hanggang dalawa lang. Mas lalong bihira lang kung tumawag ito. Agad niyang binasa ang mga mensahe. Mahal, nasan ka na? Mag-ingat ka ha, nagluto ko ng adobong gulonggong. Mahal, alam mo, sumipa si Junior. Bilisan mo na tumuwi. Imis ka na namin. Mahal, nila ko yung pinto. Meron kasi akong naririnig na kung ano sa labas eh. Kinakabahan ako, mahal. Mahal, may mga sumisira sa pinto. Mahal, natatakot ako. Nasaan ka na? Matapos mabasa ni Gustavo ang huling mensahe na nagmula kay Lyda, saktong nag-ring ang cellphone niya. Si Lyda ang tumatawag. Dali-dali niya itong sinagot. Lyda, anong nangyayari sa'yo? Pauwi na ako! Mahal! Biglang naputol ang tawag. Saktong huminto ang jeep na bababaan niya. Mabilis niyang tinakbo ang bahay nila. Bukas ang pinto. At halatang mula sa labas, may nagpumilit na pumasok rito. Madilim na ng mga sandaling yun. May ilang mga kapitbahay silang nakikiusisa sa labas. Pagpasok niya, nakita niya ang asawa niyang si Lyda. Nakahiga sa sahig. Wala ng buhay. Ang masama, buluwak ang tiyan na parang sinadyang kunin ang batang nasa sinapupunan niya. Noong gabing yun, halos hindi maubos ang luha ni Gustavo sa kanyang mga mata. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Hindi niya mapigil ang pigating nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa at ang anak ngang hindi pa isinisilang. Kung sana ay hindi na lang siya umalis ng bahay. Kung sana ay maaga siyang nakauwi. Isang linggo ang lumipas. Nailibing na ang asawa niyang si Lyda. Ilang araw na ang nagdaan, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Galit na galit siya sa mga pulis dahil parang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi raw kasi tao ang gumawa nun sa asawa niya. Hayop daw. Wala daw fingerprints ang nakita sa katawan ni Lyda. Bagkos ay mga footprints ng hayop. Napakarami rin daw kagat sa iba't ibang parte ng katawan nito. Para daw kagat ng isang aso. Tapos, ang sabi pa ng mga kapitbahay nila, nakarinig daw sila ng mga kakaibang ungol. Napakalakas at parang sa ibang nila lang ito nanggagaling. Kaya nga daw walang nagtangkang lumabas noon upang tulungan o silipin man lang kung anong nangyayari sa bahay nila dahil sila mismo ay natakot rin. Gustong manghingi ni Gustavo na kahit na anong lead na makakapagturo sa gumawa nun sa asawa niya para siya na mismo ang gagawa ng ustisya para sa kanyang mag-ina. Ngunit walang mabigay ang mga pulis. Halos masiraan siya ng bait nun. Isang araw may kumatok sa pintuan ng bahay niya. Nakaramdam siya ng kakaiba. Wala na siyang pamilya. Lalong-lalo na si Lyda. Kaya imposibleng may bibisita sa kanya. Ang tanging nasa isip niya nun ay marahil ito yung may mga sala sa pagpaslang ng kanyang asawa. Agad siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina at dahang-dahang tinuho ang pintuan. Dahang-dahang pinuksan nito. Iniamban niya ang mahabang kutsilyo at itatarak na ito sa kung sino mang nasa harapan ng bahay niya. Bigla niya itong hininto. Ang taong kumakatok sa harap niya ay yung matandang nag-alok sa kanya ng trabaho. Yung matandang mayaman. Anong ginagawa mo dito? Naparito ako.
para sabihin sa'yo na umaasa pa rin ako na tatanggapin mo ang posisyon na nilaan sa'yo ni Jacob. Wala na tanda. Wala na akong dahilan para magtrabaho pa. Para saan pa? Wala na ang pamilya ko. Nabalitaan ko ang nangyari sa mag-ina mo. Ikinalulungkot ko, Gustavo. Pero paano kung sabihin ko sa'yong kilala ko ang gumawa ng yun sa mag-ina mo? Alam ko kung saan sila nagtatago. Paano? Sino? Sabihin mo, papatayin ko sila! Mabilis umalis sila, Gustavo, at yung matandang yun. Sumakay sila sa sasakyan at inabot sa kanya ang 45 na baril. Marunong ka bang gumamit niyan? Itututok lang naman, diba? Tapos kakalabitin. Ilang sandali ang lumipas, bumaba sila sa isang madilim na eskinita sa Maynila. Pumasok sila rito. Kinakabahan man, mas na naig ang galit ni Gustavo na makagante sa lumapastangan sa mag-ina niya. Gustong gusto niya ng kalibitin ang gatilyo at pasabugin ang bungo ng mga animal na yun. Nung nasa badlang gitna na sila ng eskinita, madilim na talaga ang paligid. Bigla siyang may naanhinag ng mga pulang mata na kumikislap sa dilim. Marami ang mga ito, lagpas sa 10. Teka, sandali. Sino ang mga yan? Biglang lumitaw ang buwan. Nawala ang ulap na tumatakip rito. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita nila ang mayigit 10 tao na nandoroon sa dulo ng eskinita na nakatingin at nakangiti sa kanila. Akalain mo yun, pagkain na ang lumalapit sa atin. Teka, pamilyar yung amoy ng isang yan. Kaamoy niya yung buntis na kinuhaan ko ng sanggol. Nalalasahan ko na naman yung sariwang batang yun. Napakasarap. Nagugutom na ako muli. Parang gusto kong kainin ng atay at abdo nila. Ipinotok ni Gustavo ang baril niya sa nagsalitang lalaking yun. Inubos niya ang lahat ng bala niya. Hayop ka! Anong ginawa mo sa mag-ina ko? Papatayin kita! Ngunit matapos niyang maubos ang bala niya, laking gulat niya dahil biglang nawala yung inasinta niya. Nawala rin yung iba pang mga kalalakihang nasa paligid. Pagtingin niya sa kasama niyang matanda, nasa likod na ito nakatingin. Napalingon din siya sa likuran niya. Paano? Paano nasa likuran na kayo? Sa isang iglap, lahat ng mga lalaking yun biglang nagbagong anyo. Isa-isa silang tinubuan ng makakapal na balahibo. Humaba ang kanilang mga paa at braso. Nagkaroon sila ng matatalas na ngipin at mas pumula ang kanilang malalaking mga mata. Humaba ang kanilang mga nguso. At nung tuluyan ng matapos ang kanilang transformasyon, nagmukha silang mga aso na nakatayo. Napakalalaki nila. Napaatras si Gustavo ng mga sandaling yun. Takot na takot sa mga nasaksihan niya. Teka, anong klaseng mga nilalang ang mga ito? Mga aswang, Gustavo. Mabababang uri ng mga aswang. Ang tawag sa kanila ay mga gimbal. Aswang? Imposible! Totoo ba to? Hindi maaari! Unti-unti niyang naintindihan na kaya naman pala hindi matukoy ng mga pulis kung ano ang pumaslang sa kanyang mag-ina ay sa kadahilan ng hindi nga talaga tao ang may kagagawa nito. Mga demonyo. Sa takot ni Gustavo ay gusto niyang tumakbo, ngunit hindi siya makagalaw sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Maya-maya, biglang may nilabas na mahabang kutsilyo ang matandang yun. Kumislap ang kulay pula nitong talim sa madilim na kapaligiran. Isa-isa niyang sinugod ang mga nasabing aswang. Hindi siya makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Yung matandang yun, napakalakas at napakaliksi. Ibang klase. Walang laban sa kanya ang mga naglalakihang mga nilalang na yun. Isa-isa niya itong pinagpapatay gamit ng kulay palang kutsilyo na yun. Walang laban sa kanya ang mga aswang.
Ilang sandali pa ang lumipas, lumapit kay Gustavo ang matandang yun. Kaladkad-kaladkad niya ang aswang na pumatay sa mag-ina niya. Inabot niya ang kutsilyo may kulay pulang talim. Heto na ang pagkakataon mo, Gustavo. Ipaghiganti mo na. Hindi pa natatapos magsalita ang matandang yun. Madaling kinuha ni Gustavo ang kutsilyo at walang awa niyang pinagsasaksak ang aswang. Binuhos niya ang lahat ng galit niya sa nilalang na yun. Ang buong pagpumuka nito ay halos hindi na makita dahil sirang-sira na ito sa mga saksak na ginawa ni Gustavo. Nung naubos na ang lakas niya, kakasaksak at halos maubusan na siya ng hininga, kusang tumigil ang kanyang katawan. Iyak lang siya ng iyak ng mga sandaling yun. Kinuha ng matanda ang kutsilyo kay Gustavo. Tumalikod at daang-daang naglakad papalayo. Sandali! Sandali, sir! Turuan mo kong maging malakas! Turuan mo kong maging tulad mo! Gusto kong patayin lahat ng mga aswang na yan! Nang sa gayon, wala lang mga inosente ang mabibiktima nila. Magsisilbi ako sa'yo, sir. Parang awa mo na. Kung sa ganun, simula ngayon, ang itatawag mo na sa akin ay boss.